Ay, ang pangit ng play na ginawa ni ano, ni Idolo. Ganun. Sana hindi na 600 yung Grab. Mahal pala. Sobrang mahal ng gas. Hoy! Ano na ba? Ang hirap mag-ano. Last na ba to? Last na. Last na. Mag-scream na kami. Ah, okay, so, sige. Last question. Okay, hindi siya question. More on sending off. Hi! How, paano mo siya isa-send off? I mean, parang kung bukas na yung season 10 ng MPL. Bilang, as of, bilang best friend. Ah, paano para, mo, ano, para sa kanyang tanong. Oo. Yes. Paano mo siya? Sa oo, panagalingan niya sa screen niya. Tidyan naman! Isipin mo, bukas MPL na. Bali-bali. Oo. Last scream na kami. So, mahalaga to kasi di namin mag-scream bukas kasi season na. So, uh-oh. Kailangan, ano yung, ano daw? Oh. Kung season mo na bukas, may message for you. Deja! Sorry, bae. Wala na akong naisip talaga. Naikinig ang mga netizens. Probably, ano ba? Na-witness ko yung yung hard work mo. And then, yung mga kwento mo din about sa hard work ng team nyo, paano nyo pinagtrabahuan, paano kayo nag-prepare for season 10. So, magtiwala ka lang sa sarili mo and sa teammates mo. Also, lagi mong tatandaan na champion ako, so kailangan mo din mag-champion. Grabe pressure na. Luge. Be, pero yung minamanifest ko talaga, be, ano, SEA Games, PHI Nerva, tsaka PHI Cabrera. Yun talaga yung minamanifest natin. Hey, grabe naman yung ating. What if? What if lang naman? Yan ang goal natin. Maganda yon yung may goal. Yeah. Tama. Correct. Pero napag-uusapan nga namin yan. Sabi ko, kasi before naglalaro yung RSG, di ba, yung VYs, yung blacklist. Blacklist. Sabi ko, next time, andyan ka na. True, dahil deserve din naman niya. I-cheer ka namin. Nasa tabi kita. Ha? Nasa tabi kita nun. Oh. Hoy, bawal yun sa game. Ano ka? Baka tabi mo si ano, si Carl TC. Bawal pala yun. Ito naman. Katabi mo si Carl TC maglaro, hindi naman si Nero. Sorry. Kung katabi mo ko, hindi sana. Halo na tayo. Mag-i-scream na kami. Ako mag-i-explain sa kanya ng lahat ng plays mo. Bye-bye. Hanggang ano hours ka mag-alive? 9 siguro. Bye. Galingan nyo. Bye guys. Keep sending gifts guys. Bye Ate Jan. Bye Bia. Bye tropa. Bye tropa. Bye tropa pip. Nagbablush na. Oh my God. Oh, bye. Si color pink naman. Ayun. Hey, grabe ka naman. Napaisip ako ng mga question. Kaya nga Ate Jan. Thank you so much. Okay, so, mga people. Uy, thank you, Marisol. Thank you, J-Log. Thank you po sa lahat ng mga nagsisend ng gifts. Oh, nakakampaign po si Jen. Yung mga kinilig dyan, send naman tayo ng tech, oh, ng flash, ng phone ring. Kaya nga, for the kinilig lang kayo, hindi man kayo mag-drop dyan. Thank you, Kaylin. Oh, see? Thank you guys sa mga nagsasend. Keep sending. Let's go. Habulin ayan na. Si user. Thank you. User, thank you. Venal Eliza. Journaline. Thank you guys. Balik tayo sa ano natin, be? Sa mga tanong nila. Okay, ate. Guys, thank yung isa-send ay tech. Ayan si Kaylin. Si Kaylin, thank you. Tech, flash, phone rain, gadget rain po ang ating babagsak po for today's video. Opo, no? Thank you, Jemima Lima. Perfect. Ayan. Feeling, thank you, ah. Thank you. Charmaine, thank you. Christine, Paula, thank you so much. Bae, shoutout mo naman ang mga Nervalians sa baba. Dahil... Sa lahat ng Nervalians na nanonood,
Thank you all so much. Huwag niyo na akong bardagulin sa GC, nang gigigil ako sa inyo. Thank you, thank you. Grants, thank you so much. Sino to? Sino pa mga nagsisend? Thank you po sa lahat na nagsisend. Si Tita MG, thank you. Trisha, thank you. Kaylin, thank you so much. MJ, thank you. Gwynny, thank you. Ashley, thank you. Ayan. Merica, thank you. O, diba? For the shout-out na lang talaga tayo dito. Yeah. Okay, next natin. The question. As a, Jay, as a def libero, this season daw, kaninong serve yung pinakamahirap i-receive? Serve yung pinakamahirap i-receive. Teka, wait lang. Iniisip ko lahat eh. Iniisa-isa ko. Merong si ano, yung middle ng UP. Si ano, Lori. Lori. Bernardo. Hindi, yung isa pa ate. Kasi yung serve niya, dulo, tas mataas. So, hindi ko alam if mag-i-inside ba siya or outside. So, kung mapapanood niyo po yung game namin before, ganun, titingin ako sa likod, tapos biglang inside yung bola. So, siya. Well, madami naman challenging na serve, pero if, ayan, I had to choose one siya talaga. Gusto ko malaman yung pangalan niya dahil hindi ako makakatulong. Mamaya natin. Yung isang middle. I forgot her name. Kadiagonal ni ano. Ano name? Hindi si Jai Achenza eh. Isa pa. Si Arce. Yan si Arce. Ah, okay. Yeah. Hoy, proud naman ako sa aking mga taga-UP. Charis. Hoy. Taga-UP po siya. Galit po siya ng UP. Bae, kahit nag-cheer ako sa inyo for the kahit Lotte May kami. Hi. Ito. Yung awarding naman daw na parang how proud are you sa Nazareth program na ano yan, na all of you bagged the special awards. Parang it's really something, it's really a statement for Philippine volleyball, di ba? So parang what's your take on that? Ako sobrang proud talaga ako kasi actually, di ko naman in-expect no na ako makakuha ko award, tas lahat ng award pala makukuha ng NU Nazareth. Sabi ko, grabe. Ang sarap tignan, ang sarap makita, ang sarap sa pakiramdam na yung mga nasa tabi ko nung awarding, eh yun yung mga kasama ko nung lalo nung sa sobrang hirap na estado ng life ko. Kasi siyempre, nung high school, dun talaga kami talaga napukpok eh, ni Coach Babes. And parang kami yung ano, yung product ng hard work talaga. Kasi hindi naman namin yun ma-achieve kung ng madalian lang. Kasi dati te dyan, lagi kaming nire-remind ni Coach Babes na, Lindsay, thank you so much na ano, sabi niya, parang yung pinagdadaanan namin, 'di ba yung gold, yung diamonds, 'di ba? Paano yung process ng diamonds, 'di ba? Pressure, 'di ba? Tapos yeah, sobrang yeah, matagal hanggang maging diamond siya. So yun yung parang ano niya sa amin na hindi kami magiging diamond kung hindi kami dadaan sa hirap, sa pressure, sa lahat ng struggles, mga ganun. So yun yung ano niya, yun yung mindset niya sa amin nung high school kami. Kaya, ayun, tingnan mo naman, nagbunga lahat. So, yun po. Ito, be. I remember we had this conversation na parang before, hindi pa ina-announce na ikaw yung best libero, na parang sabi mo, ate dyan, tinanong mo ako ng, yung sa stats, ganyan-ganyan. So, ako naman, parang confident naman ako na ikaw na ganon. Parang, When you received the news na parang ano, parang sabi dito, ano daw yung na-feel mo na parang ikaw yung
yung bumalik yung UAAP eh. Tapos parang it's a comeback year for you kasi meron kang unfinished business from 82, 'di ba? So how did you feel na parang you emerged on top dito sa magagaling yung Libero this season eh. Pero you were named as the best. Parang how does it make you feel? Actually, nung in-announce kasi sa akin yun, Tijan, nag-ano kami noon, kakatapos lang namin aralin yung next namin kalaban. Ah, yung mga kalaban namin, which is, going to championship na pala yun. Yeah. So, in-announce na sa amin ni Coach Carl, kasi nga sobrang daming award na nasa amin. So, ayaw niya na parang gulat kami doon, na masya kami na, hindi namin siguro paano namin i-handle yung situation. So, sinabi niya na sa amin na, ayan, may award kayo. So, nagulat talaga ako. Sabi ko, oh my God, totoo ba? Parang best Libero tayo. So, syempre, sobrang saya ko. And at the same time, sabi ko, tinignan ko talaga yung mga teammates ko. Sabi ko, hindi ko makukuha tong award na to kung hindi dahil sa inyo. Kasi, lahat ng perfect passes or bad passes ko, hindi naman yun matuturned into successful receive or dig. Kung hindi nila mapapatay. Or hindi nila masaset ng maayos. So, syempre, talagang sobrang grateful ko din sa mga teammates ko. And at the same time, parang sabi ko, syempre, I thank God na sabi ko. Kasi hindi ako tejan yung ano, yung sabi ko, parang coming to UAP, kailangan mag-best libero ko. Kailangan patunayan ko sa kanila na kaya ko sa college kaya. Hindi. It's more of, yun talaga, yung leadership, yun yung gusto ko talaga lagi ipakita. Na kailangan magiging consistent ako sa pag-lead sa team. Yeah. Eh, sabi ko nga, bonus na lang yung best libero. So, ayun, siguro, ano siya, talagang tinrabaho ko na siya nung after first round. Sabi ko, sige nga, subukan ko. Sabi ko, ilalaban ko yung, kasi diba, nakita ko, first ako sa reception. Yeah. And then yung sa digging, parang pang-apat ba ako? Nung una, parang four. Pang-apat ako, diba? Sabi ko, sige nga, habulin ko to. Tapos, ano naman, kasi talagang sabi, minindset ko yun sa training, grabe talaga. Nag-extra ako, nag-double-double talaga ako ng repetition. Sabi ko, kung kaya ko sa reception, why not sa digging, di ba? So, minindset ko lang every training na walang lalapag, na kailangan mag-attempt ako palagi. Hindi ko man makuha, at least andun yung intention ko to really get the ball and andun yung intention ko to read the ball kung saan pupunta. So, kung hindi ko man makuha, at least na-try kong, alam mo yun, igalaw. So, sa game, pag nangyari yun ulit, so alam ko na kung paano makukunin. So, yun yung naging mindset ko talaga. So, yun din. It means parang lesson learned is that when you set your mind to something talaga at gusto mo yun mangyari at gusto mo yun makuha, mangyayari at mangyayari yun. Kasi andun yung willingness mo, yung dedication mo to really, you know, achieve yun. So, yun po. Also, it, diba, it shows na parang you will get your goal and more. Diba? Sobrang daming bonus. Which really parang deserve nyo din naman dahil tinabaho nyo talaga siya. Ito, another highlight for me of your season 84 run was your 4 points. Diba? Sino ba namang makakalimot na ang libero natin ay for the points, 'di ba? So parang ano 'yon? Ano yung parang mindset mo na intentional ba siya na gusto mo talaga siyang gawin na parang pre-game ba, parang goal mo siya na parang tinrabaho mo din na gusto ko 'to gawin, gusto ko po points din, ganun. Nag-start kasi to, ate. Syempre lahat naman nag-start sa training. Oo. So sa training ginagawa ko siya kasi ako nga parang creative ako, parang hindi ako nakokontento din sa kung anong kaya ko nang gawin. So, syempre, I always, like, watch different liberos. So, nakikita ko, like, si Risa Sato. Ginagawa niya yun. So, sabi ko, try ko nga. Even before ko pa ito tinatry, yung pagda-drop nga, yung pa-side. Eh, kasi, ako kasi talaga, pag sa training, ang minamaster ko talaga is ball control. And kapag may nakita ko na nagagawa ng isang libero, gusto ko magawa ko din siya. So, yun nga. Nakita ko yun na nagagawa niya. So, tinry ko sa training. Hanggang sa, kaya ko palang gawin. And,
nakaka-point ako sa training. So sabi ko, sa game, pag given a chance or opportunity na pwede ko siyang i-execute, i-execute ko siya. So nag-start yun at the FEU game. I was hesitant pa at that time kasi syempre, parang ang mindset ko is, or yung thinking ko is, paano pag nakuha nila, edi parang lagot ako kay coach kasi syempre, it, parang free ball siya eh. Kung tignan mo, free ball siya kasi easy ball lang siya. But, ayun nga, I took the risk na, sige, gawin ko. And I'm happy naman na naka-point ako. Tapos, ayun, hindi lang siya once. So, tinry ko siya ng apat na beses and buti naman successful. Woo! Yeah, kundi pandidilatan ka ni Coach Carl. Nagot ako dun. Thank you, Danny girl. Thank you so much. Uy, guys, bagsak naman tayo. Wala nagbabagsak ko. And keep sharing yung stream. Ayan, thank you po sa mga nagbabagsak. Habol tayo sa mga matataas yung ano. Ate Pong Guy, thank you. Si Idol Earls, thank you. Ito si mahal ko, si Tristan, yung nag-ano sa akin eh. Nadali ako eh. But thank you. Thank you po sa mga nagbibigay. Nagsasend ng gifts. Lindsay, thank you so much. Romano, thank you so much. Sammy, thank you. Ah, by the way, after, ito pala yung plan ko. After ng campaign ko, sa laging nagsasend, yung kusina yung top gifter natin, kusina yung laging nagsasend, I'll give her or him something like, jersey, signed jersey, or pag-iisipan ko. Basta I'll give you something para naman, alam mo yun, to give back also. So, yun. Dejan, next question. Drea, thank you. Ito nakakatawa. As a libero, ano po ang madalas sumasakit sa katawan mo? Kasi this season, ate, this year ko lang tinry yung dive talaga. As in dive. Yung ganun. And then, meron akong mga excellent na dive. Like, yung fluid, yung motion. So, walang masakit. And there are times then na shocks yung sa gilid, yung buto dito, sa tagiliran. Kumakalampag sa sahig. Yun yung sobrang sakit. Diyos ko, parang pag hindi ako makahinga, kasi nga sobrang sakit talaga sa papasa. So yun yung pinakamasakit ko na experience talaga. Ito, ang daming nagtatanong pagbibigyan na thank natin. You. Dahil sobrang galing naman din talaga ng trinabaho ng iyong former teammate na si Faith Nisperos. Ano daw ang thoughts mo sa kanyang season 84 run? Alam mo, ito talaga, walang kahaluang kaplastikan or anything. Sobrang proud ako sa kanya kasi yung leadership, kasi yung team niya, kapag kailangan ng points, ganyan, siya talaga yung